Kaya ako ipinatawag ang pagkaharap-harap na ito. Para ipaalam sa inyo, Casimiro at Napoleon, na mas mabuti anak mo. Ikaw na lang magsabi sa kanila. Kayo na magsabi, Ama. Na pumapayad ng anak kong si Hiyas na magpakasal kay Napoleon. Mabuti. Pero kung tutusin, wala rin naman magagawa ang pagtanggi ni Hiyas, di ba? Malaki mano. Malaking bagay ang pagpapakasal ng bukas sa loob. Nagaling sa puso. Na hindi dahil dikta lang ng responsibilidad. Maraming salamat, Hiyas. Maraming salamat. At meron pa ako isang ibabalita sa inyo. Tungkol saan? Tungkol sa pantas ng Floreska. Sigurado ko bang nahuli niya sa pantas, anak? Sabi ko ni Malindog, Tay. Sino naman yung Malindog? Sino yun? Nay, siya po yung lambana na nakatokong umalalay kay Pedro. Mula nung bata pa siya. Paano raw nahuli si pantas? Gusto niya sirain ang mga engkanto sa lupa para maghari ang mga engkanto sa tubig? Traidor! Nasaan si Pantas? Nakakulong na siya. Gusto ko siyang makita, Adi. Gusto ko magpataw ng parusa sa kanya. Juan, hindi ka pa nakabihis? Hindi ka ba sasama? Saan po na eh? Ano naman itong batang ito? Pang-apat na pong araw ngayon ng kamatayan ni Kadyo. Meron tayong padasal ng mga magkakapitbahay doon sa kanila. Halika na. Hindi na lang ako sasama, Nay. Dito na lang ako magdadasal. Ay, ikaw talaga. Sige na po, tayo na. Ano ba yan? May dala kang sundang, ha? Iwanan mo na yan. Hindi Jera ang pupuntahan natin. Lola, mami, may asa daan. Oh, has na. Hindi ka na nga. Tay, alis na ako kami. Pedro, ingat kayo, ha? Pedro. Ah, Tay. Ano may nangyayari dito? Nakatakso si Pantas, Haring Adi. Nagkukuntuhan lang kami kanina. Pagtingin namin sa loob, wala na siya. Paano? Asa yung tugod niya? Hiningi niya kanina, bago pa siya nakatakas. Kaya naman pala eh. Isinuli niya yung kapangyarihan niya. Sumira sa mga plano ko, Juan Pinduko. Sira ang plano mo, Pantas. Dahil sa akin ka. Kaya bago ako maparusahan, papatayin muna kita. Talaga? Nakalimutan mo na yata na ako ang dating pinakamagaling na albularyo dito sa Tulay Black. Alam ko ang lanang pangkontra sa Encanto. Baka di ka lumaban ng patas.
talim sa talim mo. Kung yan ang gusto mo, papagbigyan kita. Pero kapag ito tumama sa'yo, wala ka ng pag-asa ng buhay. Pantas sa ganitong pagkakataon. Sino ang una kong pupuntahan? Alam ko na kung saan siya pupunta. Mama Pedro. Sama na kayong magkamasahukay. Swerte nga naman. Kung alam ko dito ko mapapatay ang mag-anak na Pindu, eh dapat din ito pinaturo sa mga katao. Mukhang liwayway. Kung bubuhayin ka pa ng anak ko, wala na siyang sandata eh. Meron pa, Pedro. Ang mutya, ang bato sa gitna ng mutya. Ipalulun mo sa may masamang kalooban, sasabog ito at mamamatay. Hindi lang ang katawan, pati ang kaluluwa. Ipalulun mo sa kanya ang bato sa gitna ng mutya. Aalalayan kita. Ipalulun mo sa kanya.
dagat, tayo'y magpapaalit sa isang daluyong na maghahalit sa amin sa isang mahabang panahon. Pabayaran niya ang ginawa niya kay tatay. Mag-ingat ka. Pedro! Tay, gumising ka! Tay, magsalita ka naman, oh! Nay, hindi pa siya patay, di ba? Engkantada ka, di ba? Kaya mong kausapin ng hangin para ibalik ang buhay ni tatay, di ba? Anong hindi? Si Raquel, bakit naibalik ni Hiyas yung buhay niya? Bakit kayo? Hindi nyo kaya ibalik? Pedro, dahil lang nakapatay sa kanya. Mutyang itim ng Floreska. Hindi na kayang mabuhay ang napatay ng mutyang itim. Hindi na natin mamabalik si Juan.